Grabe, nakakapanibago. Ito yung portion dati na matao. No, ito yung matao dati dito. Tindahan na yan kung saan tumatambay kami pag break time. Ayan, respect ko. Ngayon, huli kayo dyan. Quarantine nga eh. Lockdown eh. Maski ako nasa labas. Pero bibili muna ako dito. Tayo sa may bahay, ano, ma-aware pa. At ang akala ko is matatapos na yung lockdown, quarantine. So, matatapos tayo. Dapat tapos na tayo ng 14. So, na-extend pa hanggang 30. Yan. So, patatagalan tayo ng tenga ulit, ano, ma-aware pa. Pero ngayon, no, ma-aware pa, may mga isi-share lang ako sa inyo ngayong araw, no. Papakita ko yung mga sapatos ko na bili ko sa iba-ibang ukayan at yung mga na-collecta ko, no, ma-aware pa. Ngayong araw, no, so ukay-ukay shoes, pero i-review rin natin, no, ma-aware pa. So, ano ba bang hinihintay natin? So, dating gawi, let's go! Ngayon na ma-aware pa, ang papakita ko is yung unang-una kong nabili sa ukayan, no, ma-aware pa. Yung budget ko is, yung kailangan talaga mababa sa 1,000. Yung presyo nito is nasa 1 plus o 2,000 plus. Tapos nakuha ko lang siya ng 800 sa Cubao to, no, ma-aware pa. So ngayon ipapakita ko na yung sapatos na to, no, ma-aware pa. So, eto, no, ma-aware pa. Ito yung nabili ko sa may Cubao. At New Balance 998 siya at ang size niya is size 10. Tiningnan ko yung condition niya, okay naman. At made in USA, ano, ma-aware pa. Suede siya. Ayan, so ito nga, oh, yung binili ko to, meron siyang kasama na ito. No, ewan, parang ano, ay, nalaglag. Parang siyang ano, yung panglason, no, ma-aware pa. Solid nito, no, ma-aware pa, at legit na legit to. Pero hindi ko pa siya na-i-restore. Bala ko siyang i-restore at kulayan siya. No, sa pagiging gray niya. Nabili ko lang siya ng 800. Ayan, di ko pa napapakita sa inyo yan, no, ma-aware pa. Eto, pero yung iba, naglagay na ako ng mga ukay-ukayan dyan. May mga ukay-ukay na sapatos. At eto, meron pa. Itong Nike High Dunk na to, no, ma-aware pa. Ang Nike wood grain to, no, ma-aware pa. At ang size niya is 10 siya, ma-aware pa. At nabili ko to sa may 6th Street dati. At ang kwento nito, pumunta ako sa 6th Street noon. First time ko pumunta sa 6th Street sa may Caloocan. Napansin ko, yung mga mahal nandun sa loob. Tapos ito yung mga nasa labas na nasa mesa lang siya, no, at nabibilad ko sa araw. So ang nangyari lang, so tinanong ko kung magkano to is mga nasa 1,000 siya. So tinawaran ko siya ng mga 900 or 8, hindi pumayag. So tingnan ko yung condition niya, solid, tingnan ko sa Google. Solid na solid siya at legit siya, ma-aware pa. Chinek ko muna bago ko bilihin. Nasa 1K lang at yung ilalim wala pa siyang kahildrag-hildrag, no, ma-aware pa. At galing siya ng USA. Gamit ko lang to yung nag-vlog kami sa may Hoday, sa food vlog. Hindi siya bagay sa ano, sa naka-shorts ka lang tapos naka-ganito. Kailangan talaga nakapantalong ka. At ang ganda ng condition niya kung nakikita niyo. Yan, ang kinis po. Oh. At yung tahi pa lang, oh. Pulidong-pulido naman eh. Yan, sa mga hindi pa nakakapunta ng 6th Street, so pumunta na kayo. Mga pang-sneakerhead yung mga sapatos nila doon. No, pero ukay-ukay yun, no, ma-aware pa. Yan. After lockdown na kayo pumunta. Hindi ko kayo pinapapunta ngayon. After lockdown na lang. At eto. Itong Vans na to is nabili ko siya sa may Kariton ni Kuya Edgar. No? So mga nakakilala dyan sa ukay-ukay, sa Kariton. Tayin nyo na lang. So babalik na siya sa pagtitinda. After ng lockdown, pwede siyang pamorma. No? Hindi ko alam kung magkano yung bili ko rito. Hindi ko na matanda. Nasa 600 ata. Ayan, so
wala naman siyang gaanong heel drag. Ganda pa ng ano niya, ilalim niya. At solid pa itong Vans Classic na to. Solid na solid kasi ang karamihan sa kanya is yung mga Vans tsaka Converse, no, mga wear pa. Mga nasa sulok itong iba kong sapatos. Papakita pa ako sa inyo isa pang Vans Classic. Okay, so take note ha, yung mga sapatos dito is yung iba bili ko, yung iba binigay lang sa akin ng pusa, no, mga wear. So sa mga nakakaalam nitong Vans Classic na Spitfire, ayan o. So nakachamba ako sa 6th Street nito. 1K siya, no, mga wear pa. Ayan. Lagi namang 1K yung nabibili ko dun eh. Yun yung pinakatawad ko dun. Kasi matataas na yung iba. Kala ko nito, nung panahon na yun, is bala kong bilihin yung Jordan na hindi ko matandaan. Ito yung nakaagaw pansin sa akin. Vans Classic na Spitfire. Ayan. At legit na legit siya, no, mga wear pa. Solid na solid siya. Size 11. Kasi nga, hindi ko matansya yung pa ako. Noong paiba-iba kasi ng size, hindi naman porket sa isang sa Nike halimbawa is 10 ka, di ba? E dito sinukat ko is 11 kasi may meron naman siyang 11 or 10, no, mga wear pa. Spitfire, ano siya, gamusa siya, no, mga wear pa. Bala ko rin siyang i-restore. Wala, hindi ko alam niyo ba sa mga wear pa, hindi pa ako nakakita sa ibang ukayan nito. No, doon lang to sa 6th Street at yung insole niya. Ayan. At isang beses ko lang din siya nagamit yung nagkaroon ng event sa Putriska, no? So search yung Putriska, no? Sinama lang din ako doon. Mga ibang ukayan na napuntahan ko, hindi ko, para sa akin ha, hindi ko lang alam kung nakakita ng kayo ng ganito sa ibang ukayan. Pero sa ibang ukayan kasi na napuntahan ko, wala ako makitang ganitong Spitfire. Medyo ano siya, no? Medyo mabigat siya. Ito, napakagaan itong Vans Classic na to. Pero itong Vans Classic is Spitfire is napaka medyo mabigat siya ng konti. Ayan. Sabi nila is limited edition daw to. Sabi nila yon. At meron pang isang Vans checkered yan. Authentic siya, mga wear pa. Solid na solid din to, no, mga wear pa. Ayan, yung ilalim, wala pa siyang ka-heel drag, no, mga wear pa. Ayan, so madalas kasi nakakita ako ng Vans na ganito is yung slip-on, no, mga wear pa. Pero ito, hindi, may sintas siya. No, kasi dati, high school ako, 2007, 2008, nagkaroon ako ng slip-on na Vans na may ano pa nga rito, yung bungo. Ayan, so yung kasi nauso yung mga imo-imo dati. Ayan. So, eto, nung nakita ko to, sa Cubao to, sa may, kung sino nakakalam dyan sa GNA, hindi ko siya binili, mga wear pa. Binigay siya sa akin na may-ari. Ayan. So, shoutout nga po pala sa may-ari ng GNA. Ito na po yung binigay nyo. Ayan. No? At, ang ganda pa ng condition niya. Hindi ko pa siya nagagamit. Bala ko siyang bilihin, pero binigay na lang sa akin. Ayan. So, thank you po. Ayan. So, solid na solid pa, no? Legit na legit, 100% power pa. At ito. No, sa mga nakakaalala na ito, binili ko siya sa may Kalentong Air Force 1. Good condition siya. At wala siyang gaanong heel drag, toe drag. At ang size niya is size 9.5. Pag Air Force 1 kasi is 9.5 ako mga wear pa. Ayan, so nangyari lang nito, nabili ko siya ng mga nasa 1,000 plus. At eto, hindi ko siya binili, wear pa. So binigay siya sa akin ng isa sa mga collector ng Air Force 1. Yung pinakita ko sa vlog yon. So yung iba-ibang Air Force 1. Ang sabi niya sa akin is mamili ka ng gusto mo na sapatos. So ito yung pinili ko na sapatos. So binigay niya sa akin to, 9.5 Air Force 1 University Red. Yan, search nyo pa sa Google. Yan, at solid na solid. Masasabi ko legit, legit, no. Yung sole niya is bala ko pa siyang paputiin kasi medyo naninilaw na. Meron ditong Puma suede. Ayan, sa 6th Street ko rin siya nabili. As usual, 1,000. At ang size siya is size 9.5. Pero sinuot ko to is para siyang size 10 na, no, mga wear pa. So hindi ko pa siya na re-restore. Bala ko siyang i-restore, mga wear pa. Isang beses ko pa lang siya nagagamit. No? Ito may pagka-leather. At yung ilalim wala pang ka-heel drag kahit itong isa.
pero isang beses ko pa lang siya nagamit. Mga nabili ko na sapatos sa Hawaiian is nilalagay ko sa mga kahon na to. Kasi nga, wala na akong mapaglalagyan ng mga wear pa. Wow! Kasi madalas nakakita ko ng Stan Smith na sapatos, yung green tsaka white. Pero ito kasi, para siyang gamusa. At legit na legit siya mga wear pa. Solid na solid. Size 9. Kung naalala nyo, pinagpilian ko pa nga yung Adidas ZZ Beluga. Ayan, so ito yung ano ko. Ito yung napili ko na sapatos. Insole, outsole, solid na solid pa. Konting linis lang naman to na ma-wear pa. At isa pang Puma leather. Ayan, so binigay rin siya ng JNA yung nag-meeting kami sa Starbucks. So size 9 siya ma-wear pa. Hindi ko pa siya nagagamit. Ano? Ayan, solid na solid pa. No, legit na legit. Itong Jordan 6, ayan, ito yung huli kong nabili sa may 6th Street. Ayan, so, nasa 1,200 ko siya nabili. Ayan, so, good condition siya mga wear pa. Ayan, Jordan 6, ayan, Sakuragi. Ganito lang yung sapatos na Jordan 6 na ginamit niya, no, pang basketball, yung nabili niya. Ayan, so, solid na solid siya mga wear pa at galing siya ng US. Grip na grip yung paa mo rito, no, mga wear pa. Maganda pang basketball. Ito, isa rin to sa mga hindi pinapansin na sapatos. Itong Air Force 1 na mid-cut na to. Sa ano lang din to, sa kariton lang din to, binili ko. So mga nasa 600 yata siya or 500 ko nabili. So good condition siya. So hindi siya pinapansin na no, mga wear pa. Kasi nga maraming mas magaganda sa kanya. Yung pumunta ako sa kariton, nasa isang sako lang siya. Nakuha na yung mga magaganda. So ito na lang yung natitira. Hindi ko pa siya nagagamit. So, bala ko siyang costume. Kariton lang to, no? Pero, puting-puti siya, mga wear pa. Kailangan na natin gamitin ang gamitin kasi baka magbakbak na siya. So, tingnan natin kung anong babagay sa kanya na pwedeng pangkulay dito at tingnan natin kung anong magandang i-costume sa kanya. Pinag-chat pa nga sa akin na ito. Gusto niya na ito. Eh, yung kubuha siya, hindi niya pinapansin to. Ganun naman eh. Pag may magaganda, hindi ka pinapansin. Pero, yan mo, nandito ako para pansinin ka. At ito sa mga nakakatanda na ito, od ng costume ko na ito, ayan, ito yung Air Force 1 triple white na ginawa ko siyang yin yang pero may konting pagbabago ako nilagay sa kanya. So ito pa rin siya, ayan, so pwede na siyang pamorma, no, mga wear pa. So napanood nyo naman na ito eh, ayan, sa Novaliches ko nabili yung triple white ito at ito na yung kinalabasan niya. At take note, meron pa ako ipapakita sa inyo, no? Kasi kalat-kalat yung mga sapatos dito, eh, no? Mga wear pa. Meron doon. Ayan, kung nakikita nyo. At ngayon, meron din dito. So, meron ako ditong Puma suede na to. Ayan, papakita ko sa inyo. Ito, itong Puma suede na to na nabili ko sa kariton ng mga nasa 400 lang ata. Ayan, so ang itsura talaga nito, wala siyang sintas, no, mga wear pa. Wala siyang sintas. Tapos, gusgusin talaga siya. Inanuhan ko lang siya. Pinturahan ko lang siya ng, kung alam niyo yung Jobos, ano, mga wear pa. Pero ito, hindi pa. Bibili pa tayo ng pintura para mapuputi pa natin yan. Sa halagang 400, sa okay shoes sa kariton, alam niyo naman na. No, ito, ito, siguro mga 3 times ko na siyang ginamit pang alis. Solid, itong sapatos na to. Ayan. Isa to sa mga paborito ko rin na sapatos. At ito naman, yung isa pang triple white. Medyo epic fail lang yung nangyari rito. Jordan 1 retro siya, pero nangyari. Parang hindi naging Jordan 1 retro. Pero okay na din, ginamit ko na siya. Kinostume ko na siya. Yan. Kasi hindi naman porket nag-costume ka ng sapatos is perfect agad na mga wear pa. Siyempre, mga ngapa ka pa. Tulad nung ibang nagko-costume dyan na may gamit talaga. Magaling talaga at malawak yung pag-iisip nila sa nagko-costume. Kaya, bilib ako sa mga nagko-costume na sapatos. So, ako, nag-uumpisa pa lang naman. Hindi naman ako ganun kagaling. Hindi naman ako ganun marunong. So, nag-aaral-aral pa rin naman ako ng pagko-costume. So, yung sinasabi ko sa inyo na Yeezy Boost na bigula. Ang nasa kahon nito is, ano, Jordan 1 Chicago. Nandito na siya ngayon. Ayan.
So ito, papakita ko sa inyo. So ito yung sinasabi ko sa inyo. Ayan, kanina yung Yeezy Bigula na may nakita, nakakita rin ako sa may Novaliches bayan, pero mas pinili ko yung ano, Stan Smith. Kasi meron na nga ako na ito. No, ayan. No, so ito, napaka ano nito, napaka smooth sa paa nito, no, mga wear pa. At yun, nagpa-bounce-bounce ka rito. Kung napapansin nyo, yung sintas niya, cost yung sintas niya, no, mga wear pa. So may ginayahan lang ako. Yan yung cost. Yan. Sa kariton lang din to galing, no, mga wear pa. Yan. So hindi ko na matandaan kung magkano yung price na bili ko rito. Yan. Pero mababa siya sa ano, wala pa siya sa 600, ano, mga wear pa. Yan. Yeezy 350 Bigula. At eto, dati yung hindi pa ako ano sa sapatos noon. Siguro way back 2016. No, ito yung binili ng mother ko, yung yan. Kasi syempre bigay ng mama ko, binili niya para sa akin. Totoo lang, gamit ko lang siya isang beses nung 2017 sa Bicol, nagkaroon kami ng activity. Ayan. So ayan, no, mawawear pa. Hindi siya galing ukayan, no. Hindi siya galing ukay-ukay. Nagbabakbak na nga lang siya. Gagamit-gamitin ko pa rin kasi ayun, no, pag mga Jordan sole talaga ang tinitira na masira. Ang Nike High Dunk na to, no, mga wear pa. Binili ko siya sa my 6th Street at ang condition nitong sapatos nito. So, nagamit ko lang siya twice. So, solid, no. Naulanan pa nga to, eh. Sinabak ko pa sa ulan to, no, mga wear pa. So, pero ganda pa rin ang condition niya. So, medyo madilaw na nga lang yan dito, pero mapapaputi natin yan. May mga sintas pa rito. So, nabili ko to is nasa, syempre, pag nasa 6th Street ako, 1,000. 1,000 lagi, no, mga wear pa. Pero, solid naman, kung nakikita nyo. Wala pa siyang kahildrag-hildrag, hindi siya makita. Kahit itong isa, yung mga sapatos dun sa US, dinadala dyan sa 6th Street. Pang sneakerhead yung mga sapatos dyan, no, mga wear pa. No. Legit na mga wear pa. Jordan 1 Royal. At hindi ko pa siya nagagamit. Pero may ano na siya, may heel drag na siya. Kitang-kita naman. Toe drag wala pa. Insole. Ayos na ayos pa, no, mga wear pa. So, nabili ko lang din siya sa OK Shoes sa kariton. Yan. Size ano to, size 10. Ang init. Haba na ng ano, buhok ko. Ito yung na-restore ko na Jordan 1 Retro. So ano rin to, sa OK Shoes sa kariton. Yung binili ko to, bakbak na yung mga kulay niya. No, sa video kasi hindi nyo makita yung dumi, tsaka hindi nyo nakikita yung bakbak. Pinakita ko ata doon yung bakbak na. So inayos ko pa rin siya. Pininturahan ko pa rin siya, no, mga wear pa. Na-rest mo nga siyang bago ulit, no? Pero wala nga lang siyang sintas na itim. Meron lang ako rito puti. Nagamit ko na to once bago siya pinturahan. At solid. Ganda na ito. At legit na legit siya, mga wear pa. Size 9.5. At sa mga nagtataka kung bakit pa iba-iba yung sizes ng sapatos, meron kasing size 10 na maliit, no? At meron din naman na 9.5 na size 10 ng paako pero kasya. So, ganun yun, eh, mga wear pa. Kaya nga sinasabi, sukat mo muna bago mo bilhin. So, meron nga, kaliwat kanan, magkaiba pa ng, magkaiba pa ng sukat, eh. Kasi nga, may mga ibang tao na hindi pantay pa yung sukat ng paa. At ito naman yung Jordan 1 Chicago Off-White. Ayan, 1985, ano, mga wear pa. Di pa ako pinapanganak na ito. Ayan, so, off-white siya, mga wear pa. Pero ang alam ko, ang off-white is, meron puti na ito. Tapos nakakita, ito nga, meron nga black. So, nakita ko tong black na to, so binili ko siya. Good condition pa siya, wala pang heel drag. At itong isa naman, ayan, medyo ginawa na lang ng paraan, tinahi na lang. Ayan, kasi nga, ano siya, nasisira na. So nakikita nyo naman, solid na solid pa siya. At nabili ko lang to ng 500.
Ito nga, kung napanood niyo yung sa Riverside, yung ukayan dun sa Riverside, itong Jordan 7 Olympics na to, 500 pesos ko lang siya nabili, mga werpa. At kung napapansin niyo, meron lang siyang pintura, pero ayusin ko yan. Nirestore siya. No, tigas nung ano niya. At yung ilalim, yan, Jordan 7 Olympics. No, at solid na solid pa siya. Ang kwento nito, hindi sana to ang mabibili ko. Yung leaning na Dwayne Wade sana bibilihin ko, pero hindi pa ako nakakita nito sa lahat ng ukayan doon pa lang. Kaya binili ko na siya, no, mga werpa. 500 pesos. Good condition. 500 ko siya nabili, pero ang price niya talaga ayan. Nasa 1,800. Hindi ko pa siya nagamit. No, pero 500 ko siya nakuha. Pinawaran ko siya ng 500. So, hindi pa rito, no, natatapos, mga werpa. Meron pa. Nandito sa ilalim. Ayan. Ito may Jordan 1 dito, pero unauthorized siya, no, mga werpa. Nabili ko sa Kariton. Itong Adidas ko na Adidas siya, kumalaman dito. Ayan. So, nabili ko siya sa Novaliches Bayan. Ayan, mga nasa 1,000 plus to. Tandang-tanda ako pa, 1,300. So, pero yung ukayan ngayon doon is wala na. So, hindi ko alam kung saan na sila lumipat. So, ito talaga yung madalas kong ginagamit. Ang sarap niya sa paa. Tapos may ano pa siya. Ayan, mayroon pa siyang singawan sa ilalim. Ayan, kung nakikita niyo yung insole, ayan, may singawan yan. At solid na solid yung sapatos na to. At ito naman yung Nike Air Max Aqua Blue. Sa Kariton lang din to galing, no, mga werpa. Ukay shoes sa Kariton, no. Alala ko, nagbuhos ako ng isang sako. Walang kumukuha nito. So, isa rin to sa mga hindi pinansin sa Kariton. Ayan, kasi nga nagbuhos ako. Pero okay lang naman. Nandito naman ako para pansinin kayo. So, nabili ko siya ng nasa 300, size 10. At madalas ko rin tong ginagamit. Nag-guesting ako sa VG8. Yan sa Pasay. Oh. Shoutout sa inyo dyan. Sa VG8 Live Radio. So, ito yung ginamit ko. Pinakita ko pa nga to, eh. At ito yung galing sa wholesale sa may West Ave. Yung nakuha ko dun sa bodega. Adidas NMD. Ayan. So, nakita ko siya. Barumi siya, pero good condition siya, no, mga werpa. Wala pa siyang kahildrag-hildrag. So, pinakita ko naman yan sa inyo. Ang ganda pa ng condition niya. Konting linis lang to. Pero hindi ko pa kasi siya nalilinisan at hindi ko pa siya nagagamit. At tatahiin ko pa to. Ayan. Kasi meron siyang bagyang buta. So, tatahiin natin ng black yan. Easy boost pala kanina na nabili ko ng mababa sa 1,000 piso. Ito yung original price niya. 61,000 plus. May tax ka pa. Ayan. So, ito. Ito na yung pinakahuli na binigay sa akin doon sa wholesale. Kabilang din nung ano. Kasi dalawang wholesale yon. Doon sa kabila na ito. Ito yung binigay sa akin. Nike Air Max 97. Triple black siya. Ma-wear pa. At hindi ko pa siya nagagamit. Yung nakita ko to. Ayan. At yan lang naman yung pudpud niya. Ayan. So, may konting heel drag na nga lang siya. Pero solid pa siya, no, mga werpa. Legit tong sapatos na to. Triple black. Air Max 97. Ang original price pala nito dito. Ayan. Ang original price niya. Nasa 9,445, mga werpa. Wala siyang tax. Ito lang yung mga sapatos na ipinakita ko. Yung mga nandito. Ayan, yung mga nakakalat. Ayan, so nakakalat lang yung mga sapatos dito, no, mga werpa. Ito, sa mga bibili ng mga bagong sapatos or magpapa-shipping, kasi marami naman ngayon, eh. May mga nagpapa-shipping pa rin naman kahit lockdown ngayon, eh, no, mga werpa. Kung hindi naman natin alam kung saan galing yung mga sapatos na i-ship sa inyo, no, mga werpa. Hindi natin nakikita kasi nga kumakalat yung coronavirus, no. Hindi natin nakikita yung kalaban natin, no, yung sakit na yan. Pero ang tip ko lang sa inyo, pag ito, halimbawa lang na, pinadala na sa inyo itong sapatos na to, no, mga werpa. Kung meron kayong disinfectant, no, mga werpa, ito bago nyo buksan, di ba naka-plastic,
huwag nyo munang hawakan. Huwag nyo hahawakan. Pero lang kung naka-gloves kayo, kayo, discarte nyo. Pag nailabas niya, isprehan nyo, disinfectant, no? So, hindi ko na siya isprehan kasi matagal na to dito. Halimbawa lang naman, isprehan nyo muna. Tapos, huwag nyo munang gagalawin. Patagalin nyo muna siya ng mga 3 minuto o depende sa inyo kung 5 minuto para tanggal, para mamatay talaga yung virus, ano, malware pa. So, yung iba kasi, syempre, pagbubuksan nyo na yung sapatos, ayan, hindi pa rin natin alam. Pero hindi natin alam kung baka may mga nakakapit din na virus, ano, malware pa. So, isprehan din natin ulit, ano, para safe na rin. Ayan, so, alam ko marami pa rin matitigas ang ulo na lumalabas. Keep safe lang tayo, mga werpa, at sana wala nang pasaway. Bumalik na tayo sa kanya-kanya nating normal na buhay. At pray lang talaga tayo, ano, mga werpa, para matapos na itong COVID-19 na ito. Ano, at para hindi pa humaba itong lockdown na ito. Kasi kung ako nahihirapan, malamang kayo, nahihirapan din kayo, ano, mga werpa. Lalo, miss ko na rin mag-ukay-ukay shoes. Ayan. So, hanggang dito na lang. So, maraming salamat sa panonood. And make sure na nakalike and subscribe. Comment ka sa channel ko. So, hanggang dito na lang. Sappers out. Werpa. In the house. Keep safe lang tayo. At pray lang tayo kay God na mga werpa. Woo!